Hallelujah! Hindi po tayo lalayo. Tandaan po natin ang taong ito ay the year of the Lord's favor. Sabi nga natin, favor. Favor! Pag sinasabing pabor, mga kapatid, hindi po ninyo kailangan pagtrabahuan, hindi ninyo kailangan paghirapan, hindi ninyo kailangan pag-ipunan. It's the Lord's way. Sabi nga kanina ni Ma'am Lynette, it's all about God. Hallelujah! It's, lahat ay dahil sa Diyos. Sabi mo, alis sa katabi mo, I like that. Praise God. So, tayo ay nagdideklara mo na ng mga bagay dahil, mga kapatid, huwag kayong matakot na magdeklara. Kasi, mga kapatid, ang deklarasyon, sabi nga, life and death is in the power of our tongue. Hallelujah. So, hallelujah. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Mas malakas yan, sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. All is well. Hindi natin tinitinay, sabi ni Jesus, in the world, you will have tribulations. Nakakaranas tayo sa ng problema, pangangailangan, kakulangan. But praise God, sabi ng Bible, our God is able to do exceedingly, abundantly above all that we could ask or think. Mga kapatid, ang pamagat ng ating pong aaralin ngayon, hallelujah, the year of the Lord's favor. Mga kapatid, ulitin ko ang pabor. Halimbawa, pagpunta ka ng SM. Hallelujah, nawala na pong parking. Parking. Dahil sa dami ng tao. Pero nang dumating ka, mayroong bakante. Isa pang example para makita nyo ang favor. Hallelujah. Nag-a-apply ka. And 1,000 applicants ang naandon. At kailangan isa lang ang tatanggapin among 1,000. At dahil may pabor ka, among 1,000, ikaw ang natanggap. Amen! Naintindihan niyo po ba? Because favor, even in a wilderness, God can make a way. Hallelujah! So, basa tayo, sabi po ng Lucas 4:18 and 19, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mga mabubuting balita sa mga lukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bulag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi upang itanyag ang kaya-ayang taon ng Panginoon. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me, the anointed one, the Messiah, to preach the good news, the gospel to the poor. He has sent me to announce release to the captives and recovery of sight to the blind, to send forth as delivered those who are oppressed, who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity, to proclaim the accepted and acceptable year of the Lord, the day when salvation and free favors of God profusely abound. So sabi dito mga kapatid, hallelujah, year of the Lord's favor. Sabi nga ninyo, year. Year. Anong pumapasok sa inyong kaisipan kapag taon? Hindi lamang isang araw, hindi lamang isang linggo, hindi lamang isang buwan, kundi throughout the years. Amen? Amen? Hallelujah. Sabi mo nga, buong taon. Buong taon. Hallelujah. And then tingnan po natin, ang Luke 4:18 hanggang 19, ito po ay fulfillment ng Isaiah. Balik, Isaiah. Amen? It's the fulfillment of God's precept. Kasi sa Old Testament, hinulaan na si Jesus ay isisilang. And then it's the fulfillment of God's promise. Binanggit kanina ang pangako ng Diyos dahil isisilang ang tagapagligtas. And it's the fulfillment of God's presence. Kasi sabi nga, Emmanuel, God is with us. Dati ang Diyos nasa langit. Pero ang Diyos ay nagkatawang tao para mamuhay sa piling natin. So He dwell among us. So nararamdaman na naranasan ang presensya ng Diyos, and it's the fulfillment of God's power
mga kapatid, sa ating mga buhay. Kasi kapag naranasan mo si Lord, mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, saan po pinanggit ang salitang pabor? Actually, mga kapatid, nangyari ito sa historia. Basahin na lang po natin sa Tagalog, sa historia po ni Mary. Nang ika-anim na buwan nga, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea nga ay Nazareth, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose sa angka ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaruroonan niya at sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasaya. Sabi mo nga, hello beloved. Pag pinamahal ka ng Diyos, hallelujah, ang pabor ay para sa atin. Datagwat siya ay totoong nagulumihanan sa isabing ito at inisip na sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. Grabe. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at sa kanya ay ibibigay ng Panginoon ng Diyos ang luglugan ni David na kanyang ama at siya ay maghahari sa angka ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? Ang salitang nakakakilala, hindi pa siya nasisipingan ng lalaki. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay maglilihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan at ito ang ika-anim na buwan niya na dati tinatawag na baog sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwan siya ng anghel. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ito po ay sa kabila ng mga imposibleng bagay. Kaya basahin na po natin sa English, sa last part, doon po sa verse 36. Sabi niya, for with God, nothing is ever impossible and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Kaya mga kapatid, tingin kayo sa akin, si Maria, imposible na magbuntis. Bakit dalaga siya? Hallelujah, at hindi pa siya nasisipingan ng lalaki. At it impossible for her to become pregnant. At pangalawa, ang kanyang tita, hallelujah, si Elizabeth. Sa kanyang katandaan, at sa kanyang po mga kapatid, sabihin natin, kabaugan, kasi baog si Elizabeth, ang sabi din ng anghel, maglilihi siya. Tingin kayo mga kapatid, pag sinasabing pabor, double blessing. Malang mausap. Amen! Sabi mo, double blessing. Double blessing. Ikita mo si Mary lang ang kausap, pinaburan ng Diyos, nadamay ang kanyang kamag-anak. Amen? Amen? Kaya kapag pinaburan ka ng Diyos, even your entire family ay pagpapalain ng Diyos. Pasabi mo ulit, I like that. Amen. Kaya mga kapatid, sa pagiging pabor, tingin kayo, bakit nag-end sila na walang salita na hindi mapapangyari? Bakit ang pabor ay hindi gawa ng tao, ang pabor ay gawa ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Bakit God is really doing sa ating mga buhay. Kaya sabi ko nga ulit, favor. Favor. Double. Double yan, mga kapatid. Laging double. Bakit? Dahil may favor ang Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah! Doon, tingnan po natin, mga kapatid, apat na bagay ang ating pong babalagtasin. Sabi niya, paano nagbibigay ng pabor ang Panginoon. Number one, listen up. Bibilisan ko lang po kasi may pagkain man na tayo sa likod.
favored with unusual things. Sabihin ninyo, unusual. Ano ba ibig sabihin ng unusual? Hindi siya common. Unusual siya. Amen? Basa tayo, sabi ng Romans 4:17, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan niya ang kaniyang pinananampalatayanan sa makatuwid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag na. Sabi niya, as it is written, I have made you the father of many nations. He was appointed our father in the sight of God in whom he believed. Who gives life to the dead. I like the word. Who gives life to the dead and speaks of the non-existent things that he has foretold and promised as if they already existed. Ano, naiintindihan niyo ba ang talata, mga kapatid? Sabi ng Bible, nagbibigay ng buhay sa mga patay. Siguro, maraming mga patay na napangarap, mga patay na mga panaginip, para bang wala ka ng pag-asa, hindi na ako makakapagtapos, hindi na ako aasinso, na mabuhay akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Hindi po, mga kapatid, ang Diyos na sinasamba natin, Diyos that is able to give life kahit sa patay na. Amen? Amen! Sino may pangarap? Amen! Hallelujah! Parang kinalimutan mo na eh. Hallelujah! Praise God! Pero ang Diyos kayang buhayin anumang patay sa buhay natin. Amen? Amen! Hallelujah! At also, tumatawag sa mga bagay na hindi pa nag-i-exist. Kaya kami, para kami mga buwang, sorry mga kapatid sa word, para kami mga buwang, magdiklara kayo sa pag-isip nyo sa umaga, sabi mo, pagpapala, lapit, ganon, magsalita ka kasi tinatawag ang mga bagay na hindi pa para mag-exist sa buhay natin. Tingnan niyo po ang mga nanay, bukang bibig araw-araw, ang hirap ng buhay, problema kayo, puro kayo kasaway. Araw-araw, ganyan ang nangyayari kasi yun ang kanyang sinasabi. Bakit kaya baguhin natin ang deklarasyon? Praise God, kapag ang anak makulit, ay ang bait-bait ng anak ko. Hallelujah, ang mga anak mo, mga hindi masunurin, sasabihin mo, wow, pinagpala ko sa mga anak mo, sobrang babait. Amen? Amen! Actually dito, maraming mabait, gumagawa ang iba, nagmimeryenda ng iba, nagtutugtog ang iba. Ganon kababait ko sila. Sabi ko, dance with the music. Pag may nakita ang gumagawa, gumawa ka rin. Para alam ko usap. Amen. Gawa ka. Tinatawag na initiative. Praise God. Sabi ko, Sister Joy, wag ka pa-apit to Sister Joy. Hallelujah. Sister Joy, affected. Ay, hayaan mo, Pastor. Pag-ong. Ay, hayaan mo yan sila. Mababait ang mga yan. Amen? Amen. Ganun kung gutom na gutom kami lahat at birinda ko ilang doon sa baba. Ganun kabait. Napakabait sila. E di sana, eh, okay lang bumaba sila, pang-akyat, maraming dala. Pinamirinda tayo, Sister Joy. Para wala akong kausap. Amen. 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 Praise God. Sabi mo, I like that. Amen. Kaya dapat unusual. Sabi mo, unusual. Hallelujah. Hallelujah. Pinangako ko kay Lord yan. Sabi ko, hindi na ako malinig kay Madam. Let praise God. Bakit mayroon malaking blessing na paparating sa akin? By the way, dalawa na po ang ating mineral station. Kaya makakatulong na po. Kasi ang dating nagsusustain sa akin, aerolits lang. Ngayon may hydrolits na, mga kapatid. Hallelujah. At ang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. Amen? Amen. Okay. Binuhay ng Diyos. Pagka maniwala kayo, walang imposible sa Panginoon. Pangalawa, praise God, favored with supernatural things. Sino gusto ng supernatural? Amen! Ang supernatural, alam niyo po mga kapatid, hindi mo na kaya, ibig sabihin, ang Diyos na ang gagawa sa'yo. You need miracle. Amen? Amen. Sabi ko nga, walang imposible kay Lord. Biliin mo, si Abraham. Tingnan niyo po ha, si Abraham. Kaya kanina, maganda na rin ko kay Madam Nin na honor God. Unang binanggit niya, honor God. We all nothing in this world. Ha? And I agree that. Hallelujah. We do not talk about anything. It's all about God. And I agree on that. Praise God. Bakit? Kasi binuhay mo si Abraham, pinakamamahal niyang anak, nag-iisa niyang anak, pinapahandog ng Diyos, Isaac. Sabi niya, ihandog mo ang iyong pinakamamahal, nag-iisa anak.
And it's hard for Abraham to obey. Tama? Nag-iisa eh. Eh yun nga, ay anak sa pagkabaog ni Sarah. Praise God. Ganyan, ipapahandog po nito ng Panginoon. Parang napaka-unfair mo, Panginoon. Lagi ko sinasabi, God will not empty your hand pag wala siyang ibibigay na mas malaki. Amen? Walang ginawa ni Abraham. 3-day journey papuntang Mount Moriah para ihandog, ihandog si Isaac. At it's impossible na magkaroon ng ram sa tuktok. Bakit? Kasi ang mga sheep, ayaw nila ng mga matataas na lugar. Gusto nila yung patag. Hallelujah. It's impossible na magkaroon ng sheep sa binumutatlong araw na akyatan ng bundok. Kano'ng katas ang bundok na yan? And every day, after day, sinasabi ko ni Isa, pa, naandyan ang itak, naandyan ang kahoy, naandyan ang apoy, asan ang ihahandog? Anong sinasabi ni Abraham? God will provide. Amen. Another day, mangutan na naman, yan itang anak, pa, ating gutom, ating, sulod. Apoy, praise God. Anong sagutin ni Abraham? God will provide. Pakiusap ko po sa inyo, pag diniklara mo ng pinagpala, katayuan mo. Tama ba? Amen. Sino ang pinagpala? Amen. Kahit wala kang pera, masasabi mo bang pinagpala ka? Yes. Kahit wala kang pera, I am blessed. Kahit naglalakad ka, I am blessed. Tayuan mo. Dahil pag dating nila sa tuluntok after 3 days, hallelujah, nang iahandog niya na sa isa, bilang, mayroon palang ram doon. Bakit? Tingin kayo. Ang lumalabas sa bibig ni Abraham, God will provide. Amen. Amen? Sabi mo nga, supernatural. Tingnan to, mga kapatid. Dati-dati, hirap ako talaga, nag-iipon ako para magkaroon ng sasakyan. Hallelujah. Eh ngayon, may nag-offer sa akin, Pastor Lito, kukunin ka namin facilitator, mag-train ka lang. Ipaglalabas ka namin ng bagong sasakyan. Yeah! At hindi mag-background, kundi supernatural, kasi hindi ko kaya by my own. Kaya ang Diyos ang gagawin. Ay, sabi ko, Sister Joy, isabi po dyan ang house in lot. Praise God, imposible man. Saan kami kukuha, Pastor? Si Brother Rocky, ganyan lang ang sweldo. Si ganito, ganyan. Huwag mong intindihin ang kakayanan mo. Ang intindihin mo ang kakayahan ng Diyos ibigay ang ating mga pinaparamdaman kailan. Amen? Sabi mo nga, kaya ng Diyos. Kaya Diyos. Kaya yan. He will make. Basta tayuan mo lang. Pinagpala ako. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi mo, I like that. Basta tayo sa supernatural. Sabi nito, may ano, sabi sa Genesis 18:14, may ano mang bagay kayong napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki. Next, sabi niya, is anything too hard or too wonderful for the Lord? The appointed time. Sabi mo, may oras ka. Agree kayo? Amen. Sabi niya, the appointed time when the season for her delivery comes around, I will return to you and Sarah shall have born a son. Si Sarah baog. Meron mo si Sarah tawang-tawa? Sabi ng anghel, mga nga nakasari, ilang taon na si Sarah? 90 years old. Kulungot na. Kayo ba, makakita nga kayo ng 70 years na buntot? Sasabihin nyo, sobra naman yun, tumaringking pan, tanda-tanda na. Hallelujah. So it's impossible, nangungulungot at baog po si Sarah. Pero bakit? Sinabi ng Diyos, meron bang mahirap sa Diyos? Wala. Sabi mo, wala. Hallelujah. Sabi mo, wala. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Grabe si Lord. Kaya mga kapatid, yung mga bagay na mga imposible, kayang gawin ng Diyos. Not by your own way, but God's way. Amen? Amen. Pangatlo, matatapos na po. Mabilis lang po yan. Kasi sinalo ko lang si Pastor Dennis. Pangatlo, favored with extraordinary things. Sabi nga, extraordinary. Hallelujah. Basa tayo. Sabi po dito sa Ephesians. Ngayon, sa mga pangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip
ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Listen up, church. Magandang verse yan. Now, to him who, by in consequence of the action of his power that is at work within us, may gumagawa kapangyarihan sa loob, is able to carry out his purpose and do super abundantly far over and above all that we dare or ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. Grabe ang Diyos na sinasamba mo, kaya ibigay ang higit sa iniisip mo, higit sa hinihingi mo. Yes. Sabi nga, pag umini ka ng barko na pagpapala, ang ibibigay ng Diyos kasi ladami ng Pacific Ocean na pagpapala. Amen? Yes. Grabe! Hallelujah! Amen? Si Madam Neta, andyan siguro sila, parang ang tingin nila sa akin, baliw-biro mo ang business na gusto kong buksan? Walo. Pero ngayon, biro mo, mayroong Aerolits, Hydrolits, mineral water po yan. Ngayon, mayroong pong Tetolits, microfinance. Nagpapautang din po tayo, pauti-uti muna, nagsisimula po ang lahat. Tapos magbubukas tayo, mga kapatid, na babalits yung labahan, yung laundry. Panglima, magbubukas po tayo mga kapatid na Kuya Leeds, barbershop. Magkakaroon tayo barbershop. Ay, wala na akong buhok, magpa-barbershop tayo. Tama? Hallelujah. Ang dami nating pangarap at alam mo, among mo, apat na po ang nagmamanifest. Amen? Sabi mo nga kayo sa katabi mo, I like that. Hindi kayo sa akin. Basta bakit ka nagbi-business? Not for my own. Para sa ministry. Amen? Amen. Para sa ministry. Ayaw ko man, ayaw ko mag para sa ministry, Lord, para lahat sa ministry. Amen? Amen. Okay, basta tayo. Diretso tayo mga kapatid. Kaya ang Diyos, balik, ano man ang highest prayers mo, ano man ang highest desire mo, ano man ang highest thoughts and hopes or dreams, your God is able. Sabi mo nga, my God is able. Amen. Amen. Naniniwala ba kayong kaya ng Diyos natin? Yes! Hallelujah! Praise God! Mabuti ang Diyos! Sabi ko nga, dati, Madam Neto, nandun kami sa bangal ng mga mimbro doon, mahirap din. Alam niyo naman ang buhay ng mga taga-bangal. Nagsimula kami magdeklara, magkakaroon ng bahay, sariling bahay. O ngayon mga kapatid, if you will go back, si Nanay Mel, may sariling bahay na sa subdivision. Sila Flor, mayroon na. Sila Alan, mayroon. Bakit ang mamanifest? Because nagdeklara sila noon. Amen. Amen? Amen. Kayo ba? Mayroon ba kayong panaginip? Amen. O ba bumot? Hallelujah. Sabi mo, panaginip. Amen. Sabi ko si Miguelo, pagdating yan, matinding ano yan. Matinding ano yung si Miguelo, napakasipag na bata. Masipag naman masyado. Pag trumabaho, mabilis. Hallelujah. Yung iba, sisilip lang. Ay, hindi pa sila tapos. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon katitindi. Pero, alam nyo, sabi ko nga kay Lord, yung mga masisipag, Lord, ipagpalain mo. Amen? Amen. Praise God. Pag-ano lang po tayo? Sige, pang-apat, favor with deepest things. Manalalim. Hindi mo manalim, hindi mo manawaan. Tulad sa akin, minsan, wala akong pagkain. Wala akong budget. Nag-washing machine lang ako. Bigyan may lumit ako ng 500. Sabi naman ng lady, pastor, naiwan mo lang sa mga, ay, I don't care kung saan galing yung basta, may lumit ako ng 500. Amen? Amen. E ako nga dyan sa abakan. Hallelujah. Wala kami kaulam-ulam. May daming mga inaalagaan ko. Walang kaulam-ulam. Sabi ko kay Ming, Ming, maghanap ka ng pagpapala. Kaaga-aga, may hilahin ng malaking bangos. Yung pusa natin. Praise God. Sabi ko sa kasama mo, linisin nyo agad, prituhin nyo. Habang prinipito, biglang may kumakato, Pastor, may nakita po ba kayong bangos? Kasi kapapaman, hindi ko lang pinapag ko lang ang bangos sa mesa, maya-maya wala na. Ay, sabi ko, Sister, pariho tayo ng ulam, bangos din ang ulam namin. Sabi niya kasi, nawala yung bangos ko eh. Eh, hindi ko malinakaw kung saan nagdali. O ngayon, sabi ko sa inyo, huwag ka mag-alala, bibigyan na lang kita ng ulam. Binigyan namin. Tutal, isumpamangkan, masama siyang may susumpa. Kumain din siya eh. Amen? Amen. Bakit? Maging ang uwang, kayang gamitin ng Diyos. Amen? Amen? Amen. O
Palapakan niyo ang Panginoon. Basta tayo, deepest, malalim. Ganito ang sabi ng Panginoon. Gumagawa niyaon ang Panginoon na umanyo niyaon upang itatag Panginoon ang siyang kanyang pangalan. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. In English, sabi po dito, thus says the Lord who made the earth and the Lord who formed it to establish it. The Lord is His name. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things, fenced in and hidden, which you do not know, do not distinguish and recognize, have knowledge of and understand. Grabe. Inubos na dyan ang synonyms. Gusto ko kasi amplified version eh. Hallelujah. Hindi mo man naintindihan, pasalamatan mo na lang ang Diyos. Actually, nakakatuwa nga ang Panginoon eh. Tulad yan, sabi ko, Lord, masyado na akong muli kay Madam Ned, ayaw ko na mag-text eh. Iyak-iyak ko, nahiyak ko ako, ayaw, hindi ko pasakasana yung mautang eh. Kaya lang talagang pag-gipit na gipit, wala akong magawa. Sabi ko kay Lord, Lord, gusto ko magbigay kay Madam Ned ng dalawang hulog. Eh, walang wala, bigla may tumawag sa akin, Pastor, pasukatan niyo po yung bahay ko kasi magre-renewin po kami ng bubong. Hallelujah. Ngayon, isipin mo, nalalim, hindi mo maintindihan, bakit Lord? Because, iniisip mo pa lang, alam naman mo lang pangangailangan mo eh. Alam niya ang sitwasyon mo eh. Kahit hindi ka pa humihingi, may ginagawa na ang Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Ito pa, sabi ko kay Lord, Lord, ayaw ko mag-utang kasi nakakaya, Pastor, may utang. Pero sabi ko lang, answers natin, hindi naman akin to eh. Kay Lord naman to, tama? Kaya lang ako ang kausap, walang magagawa. Praise the Lord. Pero sabi ko darating, time will come. Ang church natin mag-a-advise ng bakit. Yeah. Bakit? Kasi pag hiniling mo, ang Lord ang bahala. Yeah. Sabi niya, He will show you great and mighty things na hindi mo alam kung paano nangyari. Amen? Yeah. Amen? Yeah. Okay, sama po natin. Tapos na po ako. Hallelujah. Sabi niya, favored with unusual things, supernatural things, extraordinary things, and deepest things, and that is acronym ng used. Okay, last verses. Ang Panginoon, Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malalaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Sa English, sabi niya, there is nothing too hard or too wonderful for you. Isa pang verse. Tingnan niyo po, mga kapatid. Narito, ako ang Panginoon ng Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin. Mayroon ba sabi ng Lord? Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? May mahirap ba sa Diyos mo? Hallelujah! And next verse, praise God. Sabi niya, asa na, balik tayo. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Alam niyo po, pag nababasa ko ang verse na yan, umiiyak ako sa Panginoon. Alam mo, pinikwinta ko po yung 3 years natin dito. Pandemic, 2 years. Pag pinikwinta ko, ang laki ng pera ko. Sabi ko, saan ko kinuha yung Lord? Kasi alam niyo po, sinasabi ko lagi kay Lord, Lord, pwede ko naman isa lang church eh. Anytime. Mag-enjoy ako sa bitulad kay Madam Ned. She can enjoy. She can travel around the world. Meron na siya eh. Pero hindi niya ginagawa eh. Ako namang pwede ko naman tersara, tapos yung mga kinikita ko eh, ipag-mall ko na lang, praise God. Pero hindi ko kaya. Kahit pasawa yung mga yan, mahal ko yan, mga yan. Totoo. Sabi, di ba, sinasabi ko nga, Lord, bakit ganito na lang? Bakit ganito na yung puso ko sa mga kabataan na yan? Kasi, ini-impress ni Lord, anak, yung mga bata na yan, mostly mga broken family yan. Most of them may problem sa family and they need family like church that they will love them. Kaya lang sabi ko, Lord, bahala ka, Lord. Hindi ko kaya mag-isa. It's all by your grace. Ang laging sinasabi sa amin ng Lord, anak, may mahirap pa sa akin. Praise God.
pagkalik kami si Sister Jane, magandurong puso namin eh. Pag naman na kami bumaba, nandito kayo mga kapatid. Alam namin, wala silang pagkain. Pero tiisa na lang. Matami kayo mga kapatid. Tsaka kami sa inyo na maasa, magbabong kayo. Praise God. Pero ito lang isang bagay na iwan sa inyo. Pag tuwing may pinagdadaanan tayo, yung to the point na susuko tayo, ito lang lang tatanong ng Lord, anak, may mahirap ba sa akin? Anak, mayroon ba akong hindi magagawa? Anak, may imposible ba sa akin? All things are possible. Pwede ba tayo umawit ng walang mahirap sa'yo? Alis, kita tayo lahat.